kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ng pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Nito mga nakalipas na araw, sa mga pagbasa, ating napagtanto na ang ating Diyos ay Diyos na naghahanap sa atin, umaabot sa atin. Hindi tayong naghahabol sa Diyos. Sa katunayan, ang Diyos ang naghahabol at naghahanap sa atin. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos ipakilala ang sarili niya sa atin. Saan ka nakakita na ang Diyos pa ang gustong magpakilala sa atin? Hindi ba sa ating kultura, kung sino yung mas makapangyarihan, siya yung hinahabol natin at gusto natin makilala. Ngunit, kakaiba ang ating Diyos. Siya ang umahabol sa atin. Siya pa ang nagpapakilala sa atin. At kapag nakilala natin ang Diyos, isa lang ang ating tugon, papuri at parangal. Sabi ko nga kahapon, pagkilala mo ang Diyos, wala kang ibang magagawa kundi bigyan siya ng papuri at parangal. Ngunit kung hindi mo kilala ang Diyos, kakayanin mo siyang lapastanganin at laitin at maliitin. Nakakalungkot po mga kapatid. Opo, naririto tayo. Dumadayo pa tayo dito sa Quiapo para parangalan si Jesus Nazareno sapagkat kilala natin siya. Pero batid din natin, marami pa sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, kayang lapastanganin si Jesus Nazareno. Kayang kutsyain, gawing katatawanan si Jesus Nazareno. Sapagkat hindi nila siya lubos na kilala. Pero siguro sabihin ng iba, hindi, kilala ko yan. Pero hindi siguro lubos na ganap ang pagkakilala kay Jesus. Kaya siguro
kaya ng ibang itakwil si Jesus, pagtawanan si Jesus, gawing katatawanan si Jesus sa Sareno. Dahil marami pa rin at pwedeng katulad din natin, hindi nila lubos akalain na si Jesus sa Sareno ang bukal ng kalayaan at kaginhawahan. Opo mga kapatid, may mga tao at maging mga Kristiyano, akala natin ang pagsunod kay Jesus sa Sareno ay parang isang alipin. Kaya nga marami ang nagre-rebelde sa Kanya. Marami yung ayaw sa Kanya kasi para sa ibang tao, pag sumunod ka sa Diyos, pabigat lang. Hindi mo nagagawa yung gusto mo. Hindi nasusunod lahat ng hilig mo. Kaya maraming tao akala nila sa Diyos, karibal, KJ, Killjoy. Kasi pag sumunod ka sa Diyos, parang ang lungkot ng buhay mo. Hindi ba minsan parang ganun din ang nararamdaman natin? Ganun yung binubulong ng demonyo sa atin. Ganun ang ginawa ng ni Satanas kay Adan at Eva. Kainin mo yan kasi ayaw ng Diyos matulad kayo sa Kanya. Para bang ayaw ng Diyos sumaya tayo? Sa katunayan, walang ibang gusto ang Diyos kung hindi ang kaginhawahan natin, kalayaan natin. Opo mga kapatid, minsan pag namimili tayo, ano ba ang tama at mali? Parang kay sarap piliin yung mali. Kasi parang yung mali, yun ang mas masaya. Di ba parang pagkain? Yung bawal na pagkain, parang yun ang kaisarap-sarap. Pag yung papiliin ka, ano gusto mo? Crispy pata o gulay? Diba parang sabi mo, mas masarap ang crispy pata, ang gulay. No? Pero sa totoo lang, ano ba ang nakapagbibigay ng tunay na kalusugan? Ganon din ang landas ng pagsunod sa Diyos. Ganun ang binubulong lagi ng demonyo sa atin. Mabigat yan, mahirap yan. Pag susunod ka sa Diyos, pag dito ka sa akin, masaya. Pero, yun ang patibong ng demonyo. Kaya ngayon sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, at kayo'y makasusumpong ng kaginhawahan sa inyong kaluluwa. Napakaganda po na parang ganun ang laging sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno. Hali kayo, pasanin ninyo ang krus ko. Hindi lang ang krus mo, ang krus ni Jesus. At ang krus ni Jesus, ang krus ng pagsunod sa kalooban ng Ama, ang krus ng kabutihan, ang krus ng katotohanan, ang krus ng pagmamahal. Nahirap po. Pero kung pipiliin lang natin ang krus ng mundo, siguro nga, pa-party-party, sasayaw, tatawa, hahalakhak. Akala natin masayang-masaya, pero sa bandang huli makikita natin, hindi pala doon lubos natatagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Walang ibang hangad ang Diyos kundi ang ating kaligtasan. Kaya nga sa unang pagbasa, tinawag niya si Moises, umalis kayo sa Ehipsyo. Sa Ehipsyo, masarap na ang buhay nila. Kumakain sila ng sagana, pero alipin sila. Kaya nga 'di ba, malalaman niyo sa mga susunod pang araw, magrereklamo yung mga Israelita. Sana hindi tayo umalis sa Ehipsyo. Masarap naman ang buhay doon, pero alipin sila. Ganun din tayo mga kapatid. Akala natin pag lumayo tayo kay Jesus, masarap ang buhay.
Pag sinusunod natin yung gusto natin, hindi ang gusto ng Diyos, masaya ang buhay. Pero sa totoo lang, alipin pa rin sa kasalanan. Akala mo lang nagagawa mo lahat ng gusto mo. Akala mo malayang malaya ka kasi lahat ng hilig mo nasusunod. Pero sa kalooban, alam mo din yun, alipin ka. Ngunit ang sumusunod sa Diyos, siguro nga sa mata ng mundo, sunod-sunuran lang kayo diyan kay Jesus sa Sareno na yan. Sunod-sunuran lang kayo sa Diyos na yan. Hindi nyo nagagawa yung gusto nyo. Pero sa totoo lang, ang sumusunod, ang tunay na malaya. Hindi ka kasi alipin ng hilig mo. Hindi ka alipin ng damdamin mo. Hindi ka alipin ng mga tukso sa mundo. Malaya kang nakakapili kung ano ang mabuti at tama. Yan ang pamatok ni Jesus sa Sareno. Yan ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga't mabibigyang papuri natin si Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito po ang ipagdasal natin. Huwag natin tignan na ang pagsunod kay Jesus Nazareno ay pahirap at pabigat sa buhay. Huwag natin tignan na ang paggawa ng mabuti at tama ay pabigat sa buhay. Mahirap nga po. Hindi natin maitatanggi yun. Mahirap. Pero ito ang tunay na magbibigay sa atin ng kalayaan at kaligtasan. Opo, nakakalungkot. Marami pa po ang hindi nakakakilala ng lubos sa Diyos. Kaya kaya nilang gawing katatawanan si Jesus sa Sareno. Kaya nilang laitin, libakin si Jesus sa Sareno. Pero tayo po, tayong tinatawag nating sarili natin mga deboto ni Jesus sa Sareno, ipakita natin sa mundo, kilala natin siya, pinararangalan natin siya, at sinusunod natin siya. Hindi natin kailangan makipag-away. Ang kailangan natin, ipakita natin sa lahat na pinupuri at sinusunod natin si Jesus Nazareno. Na ang kanyang krus, matamis nating papasanin. Hindi tayo matatakot. Mabigat man ito minsan sa ating buhay. Pero ang krus ni Jesus Nazareno, ang siyang maghahatid sa atin sa kanyang pag-ibig at kapahingahan. May nang lalait kay Jesus sa Sareno, pero mas marami tayong nagpupuri at sumusunod at kilala siya. Ang nagbibigay papuri, pakita natin ngayon online at sa buong mundo, na pinupuri natin at pinararangalan natin si Jesus. Palakpakan natin si Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.